Yun, good day mga tol. May panibagong video na naman po tayo for today. It's all about MetaFishing, sa panibagong NFT na Play2Earn na naman po ang ating pag-uusapan ngayon. Bago ang lahat, don't forget to like, share, and subscribe at hit nyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga ilalabas nating video. Yun, disclaimer lang po, I'm not a financial advisor. Gumagawa lang po tayo ng mga video reviews para mapasilip sa inyo yung game. Mga step by step para meron po tayong guide. Siyempre po kung paano magka-hash out. So please do your own research pa rin po at invest at your own risk. And ayan, dito sa MetaFishing, meron sila dito pa pre-zero MetaFishing event. So paano po ba sumali dito? Dito ang nakasulat, in order to celebrate the upcoming pre-sale of MetaFishing NFT, we are now working with calls to start a pre-lucky draw. So ang kailangan lang po natin gawin ito, rule of activity, sweepstakes, rules join the vloggers community to enter the lucky draw. Like and subscribe to the vloggers channel. Yan. Leave a comment below the video, opinions, or suggestions for the MetaFishing blockchain fishing game. Official website registration and binding account. Ayan, sa metafishing.com. Punta lang po kayo dyan and then pwede nyo na i-bind yung inyong account dyan. And then dito, nakasulat din number 4, join MetaFishing official TG, Discord, and follow Twitter and subscribe YouTube. And then dito, meron din po pala akong Telegram group. Pwede po kayong sumali doon sa ating community. Doon tayo namimigay ng mga giveaways, free NFT, and kung mayroon tayong scholar is namimigay din po tayo doon. Yan, simulan na po natin. Check po natin itong MetaFishing. Isang panibagong NFT na naman po, bagong labas lang po ito. Bagong labas lang din yung kanilang website, MetaFishing, and then dito, sulat, coming soon pa lang po yung kanilang Google Play Store sa Android dyan, and then yung kanilang App Store, dito naman sa mga naka-iPhone. Then dito, nakasulat yung kanilang Home, NFT, MF, DAO, Games Market, and yung Wiki. I-check natin mamaya lahat yan. And then kung gusto niyo naman sumali sa kanilang mga community, nandito yung kanilang Twitter, Telegram, Discord, and Facebook. Yan, punta tayo sa kanilang vision. Dito nakasulat, the application of MetaFishing based on blockchain technology in the DeFi economic system. Reshape the classics, making traditional games more fair, just, and transparent. We are committed to working with users to create and manage a GameFi game ecosystem with sustainable vitality and stable value, and continue to create benefits for users. So, ito yung kanilang mga NFT dito. Ayan. Pero, check pa natin kung ano yung mapupunta sa NFT natin dito. Dito, may kamukha ni Claude. Ayan, kamukha ni Claude. And then, dito, nandito yung kanilang mga classic mode, active mode, and blockchain. And dito, meron din silang nakasulat na quick game. So, ito, para mabilisan games lang din to. So, ayun, ito pala yung mga NFT na dito. Players will play a fishing tycoon in the bass water world. Keep improving your equipment and catch order of fish. So, ang mga huliin pala natin dito is yung mga fish para tayong maging isda rito. So, ito yung mga NFT natin dito. Merong lalaki and merong babae. Yung pangatlo, siguro coming soon pa lang din po to kasi anino pa lang yung nakalagay dito. And dito, nakasulat din yung kanilang mga partners. Nandito yung Certik, Binance NFT, OpenSea, PancakeSwap, and CoinMarketCap. Check natin kung mabubuksan natin itong mga to. Hindi pa sila napipindot kasi nasa new stage pa lang po tayo. Medyo bago pa lang din po yung kanilang website. Yan. Kung gusto nyo na mag-sign up, pwede na kayo mag-sign up dito. Yan. Phone register or email register, pwede po yan. And then kapag mag-login na kayo, syempre dito nyo po ilalagay. Yan. Silip naman tayo sa kanilang NFT para makita natin. Meron ditong primary battery box. Nasa 68 USDT yan. Advanced battery box, 268 USDT. And then yung skin box is coming soon pa. Then dito, check din natin yung kanilang MF. What is MF? MetaFishing token is NF. Ayan po yung kanilang token dito, yung NF. Yan, check natin. Which is BEP20 token with a fixed supply and maximum supply of 10 billion pieces. So, nasa 10 billion pieces yung kanilang token supply dito. Medyo madami-dami yung kanilang token. Which is MetaFishing governance utility and a special Play2Earn reward token. So, ito yung mga makukuha nating reward sa in-game token. MF usage, saan po ba natin pwede gamitin yung kanilang MF token. Dito, nakasulat din, meron din tayo ditong pledge dividend. Then, syempre, nandito rin yung transactions. Player can directly trade NF on third-party trading platform. Then, NF repurchase, yan, pwede rin po. The official will use 5% of the daily price pool dividends for repurchase. So, ayan, hindi basta-basta bababa rin yung token dito kasi magre-repurchase yung kanilang game. So, dito, buy game NFTs. Ayan, pwede tayong bumili ng mga NFTs dito. Siguro papalakasin din natin yung ating mga NFT.
bibigyan din siguro natin sila ng mga item para mas lumakas pa. Dito, privilege NFTs. Yan, nakasulat din dito. Launch of privilege NFT player can use NF to buy in the website or BUSD to buy in OpenSea. And dito, nakasulat naman how to get NF. Earn corresponding MF rewards by playing games, regularly scheduled event missions, and winning prizes in tournament and events. Dito naman, nakasulat naman dito, obtain corresponding NF through official recycling of NFT cards. Then yung pangatlo is coming soon pa po, siguro, pero may kita rin natin yan. Dito nakasulat naman introduction of gold coins. The main currency is circulation with an unlimited total amount in the game. Gold coins are required for most consumption scenarios in the game. So dito yung gold coins naman is may kuha lang natin sila sa game. Unlimited total supply po yan. Hindi natin sila mabibili sa labas ng game. Makukuha lang natin sila sa mga rewards. Siyempre kakailanganin din natin yan sa loob ng game. Then dito nakasulat naman how to get coins. Paano po ba tayo makakuha ng coins sa game? In the daily game, every time you catch any fish, you can get the corresponding amount of gold coins. Then dito, in the event, each time you win a boss, you can get the corresponding amount of gold coins. Ayan, ayun yung dalawa na pwede tayo makuha na rewards na gold coins. Ayan, check naman natin yung kasunod, yung DAO nila, yung DAO nila is coming soon pa. Yung games is syempre coming soon pa rin. Check natin yung market, wala pa po, coming soon pa rin po. Check natin yung kanilang wiki, yung kanilang white paper dito. Ayan. So, ito yung kanilang white paper, MetaFishing background. So, ano po ba yung mga importante sa kanilang white paper? Check natin yung how to play, how to join, and yung equipment introduction. Check natin yan. Yan, how to start. Nakasulat dito, players need to go to the deposit page and deposit USDT. After depositing, please go to the NFT page to buy portes. NFT in the form of blind boxes. Yan. Pwede tayong makakuha ng NFT pag nag-deposit tayo ng USDT and mag-open na kanilang blind boxes. After completing the equipment, you can go to the fishing ground every day to play the game. So pag may NFT na tayo, syempre makaka-earn na tayo dito sa kanilang game. How to claim prize? Players can claim a various amount of USDT after daily catching different species of fish in the fishing grounds. Then yung number 2, players in the daily fishing grounds, players can get highest 5% minerals for each cannonball they send out and the system will issue them in equivalent fish coins. Then yung pangatlo, players in limited time events can receive cumulative points corresponding to each victory. The system will provide abundant rewards based on the number of points accumulated. And check naman natin yung pangalawa, how to play naman. Dito nakasulat sa general fishing. Sa baba naman ito, meron dito ang playground, primary field, intermediate field, and advanced field. And then dito, meron din tayong, pwede rin tayong maglaro sa active fishing grounds. Ayan, boost fight po yan. Players can participate in boss battles for free. And the project is open the limited time after capturing boss. Players can not only get token rewards but also turret fragments and corresponding points. So ayan, mahalaga din po yung kanilang boss fight dito. Siguro boss fight po to, BOOS lang yung nakalagay na mali lang sila dito. Ayan, sa kanilang mga equipment, nandito yung mga equipment introduction nila. May NFT fishing machine, NFT skin, NFT fortress. Then ito po yung mga NFT fortress nila. May level 1, level 2, hanggang level 8 po. So ayan, medyo malaki na yung ating level 8 dito. And then nandito yung mga quantity, yung failure rate, and then yung consume fish coins. Syempre, mas mataas na level, mas mataas na coins yung ating makakuha. Sa fishing machine naman, ayan lang po yung nakasulat. Ayan, check na lang din po yan. Nilalagay ko na sa description tong kanilang white paper. And yung NFT skin, may mga skin din tayo dito. Siguro makakapag-add. Siguro pag meron din tayong skin dito, mag-a-add din po yan ng ating rewards. Ayan, dito meron din silang referral rewards. Ayan, meron tayong rebate condition and content condition. Ordinary player become a bad player and have 2 bad player as direct subordinates. Yung content naman, ordinary players after meeting the rebate condition, you can get a USDT. Rebate equivalent to a single treasure chest. Only 1 rebate. 1 for ordinary blind box and 1 for advanced blind box. So, ito yung kanilang referral rewards dito. Check din po natin yan. Dagdag income din po sa atin yan kapag may na-refer tayo na players. Dito sa audit report is wala pa. Yan, abang-abang na lang din po na tayo dito. Then dito, nandito yung kanilang mga partners. Wala rin tayong nalagay na partners sa kanilang white paper.
Yung roadmap naman, check natin, quarter 3, 2022. Ayan, nagsisimula pa lang po yung ating game dito. Ngayon lang din po nagsisimula, issue white paper, meron na. Publish website, social media, community operation, and promotion, private pre-sale, release public ID on pancake swap, NFT pre-sale. So ito yung mga aabangan natin dito. Ayan, and po, quarter 4 ng 2022 naman. Release official game, yan, lalabas pa lang. Ngayon, wala pa po yung official game natin, ha. Release time limited, event activities, open the NFT, trading market, release Bitcoin and coin market cap. So quarter 1 ng 2023 naman po, next year pa po yan, release PvP battle, launch monthly tournament, time grad pricks, and add more pastime game. And yan dito, communication channel and community, nandito yung kanilang mga Telegram, Twitter, Facebook, and Discord. Lalagay ko na lang sa description nga or sa comment section para mas mabilis nyo makita. And dito, nakasulat din yung kanilang disclaimer. Yan, may sariling disclaimer po sila dyan. Play2earn games can be highly risky due to price volatility. So ayan, paiba-iba po talaga yung ating crypto dito, paiba-iba ng presyo. So medyo risky po lahat ng ating mga papasukin na games, mga NFTs. It's worth remembering that the tokens used in MetaFishing are not only in-game currency but also traded cryptocurrency. So yung kanilang MetaFishing token dito is tradable pa po. Hindi lang po dito sa game, pwede rin tayo mag-trade sa pancake swap and sa PooCoin. In addition, all of the skins and equipment in MetaFishing are NFT. This type of investment requires a balanced approach and gamers' investment in games can be affected. We do not encourage you to invest your funds in such products and we are not liable for any loss. All investment you make are at your own risk. Kaya dito, mahalaga talaga, do your own research po at invest at your own risk. And ayun, sa ngayon, hanggang dito na lang po muna tayo. Kung meron pa po kayong katanungan, huwag niyo mag-comment, like, share, and subscribe. At hit niyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa ating mga ilalabas na video.